Okay guys, so ngayon tatalakayin natin ang nobelang pinaglahuan at ang mga characters na umiikot dito sa ating nobela as well as yung author na si Faustino Aguilar. Ang nobelang ito ay isinulat ni Faustino Aguilar na siyang ipinanganak noong Pebrero 15, 1882 sa Malete, Maynila. Si Faustino ay isang mamamahayag, siya ay isang nobelista at revolusyonaryo. Nasa kainitan ng kabataan si Aguilar nang dumating dito at sakupin tayo ng mga Amerikano. Nakita niya at nadama niya ang pang-aapi ng mga dayuhang Pilipino sa kanilang pagpapatupad ng mga istriktong batas. Subalit, kulang naman ang mga manggagawa sa mga kagamitan. Tila wala silang karapatan at dignidad bilang tao sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano. Ito ang nagtulak ni Faustino na maisulat ang nobelang Pinaglahuan. Sa nobelang ito, naipahayag niya ang mga pagdurusang naranasan ng mga Pilipino laban sa mga dayuhan. Naging tagapaglahad siya ng katotohanan at tagamungkahi ng kalutasan. Ang mga tauhan ng Pinaglahuan ay sina Luis Catbuhay, Don Nicanor, si Rojalde, Danding, Senyora Titay, at si Mr. Kilsberg. Luis Catbuhay ay ang dukhang kasintahan ni Danding. Si Danding naman ang kasintahan ni Luis na siyang naipagkasundo ng magulang na ipakasal siya sa isang mayamang lalaki. Ang mayamang lalaki na ito ay nangangalang si Rojalde. Ang ama ni Rojalde ay si Don Nicanor. Senyora Titay naman ay ang ina ni Dandeng. Si Mr. Kilsberg ay ang kaibigang negosyante ni Rojalde. So ngayon, babasahin ko na lang ang buod ng Pinaglahuan sapagkat ito'y isang napakataas na nobela. Nagsimula ang nobela sa Cervantes noong October 19, 1900s. Nang may isang pagpupulong na naganap doon patungkol sa panukala laban sa mga Amerikano. Maraming dumaraos sa paghihintay ng pagbukas ng gusaling pagdarausan ng pulong, nang may mabilis na kalesing dumadating. Sa napakabilis na pagtakbo nito, maraming muntik masagasaan. Sa kabutihang palad, may isang makisig na binatang napahinto ang kalesin. Siya ay si Luis Catbuhay. Hindi to ginustuhan ni Rojalde na siyang nagmamay-ari sa kalesin at lalatiguhin niya sana si Luis. Mabuti na lang may pulis na umawat. At sa sandaling iyon, dumating ang mag-anak na Gutierrez, si Don Nicanor, Niora Titay at ang kanilang anak na dalaga, si Danding. Nang makita ni Rojalde si Danding, napusuan niya kaagad ang dalaga. Sa gabing iyon, nag-akyat ligaw kaagad si Rojalde. Ngunit, tinanggihan kaagad ito ng dalaga sapagkat may nagmamay-ari na sa kanyang puso, si Luis. Puno ng galit si Rojalde nang malaman niya ito. Agad siyang umuwi at naisipan niyang patanggalan ng trabaho si Luis. Nagwagi naman siya sa kanyang plano sa tulong ni Mr. Kilsberg. Nagtaka kaagad si Luis sa nangyari, kaya pumunta siya sa bahay ni Danding at doon niya nalaman na karibal pala sa pagmamahal ni Danding si Rojalde. At ganun na lamang, may karganapang tensyon kaagad ang dalawang binata para sa pagmamahal ni Danding. Sa panahong iyon, nagkataong may utang pala ang ama ni Danding kay Rojalde at ang pagpapakasal lamang ni Danding dito ang tanging paraan upang mabayaran ang utang. Sina Don Nicanor at Niora Titay ay kaagad na nag-usap sa kasal ni Danding at Rojalde. Ngunit, naisa nang tumanggi ni Danding sa pagpapakasal. Nga lang, wala siyang magawa sapagkat hindi niya masuway ang desisyon ng kanyang mga magulang. Napilitan na lang siyang umayon at nagkulong na lamang sa kwarto at umiyak ng labis dahil sa kanyang masalimuot na sitwasyon.
samantalang si Rohalde naman ay puno ng kagalakan at nag-iisip ng mga paraan upang mawala ng landas si Luis. Kinabukasan, pumunta si Rohalde sa bahay ni Dandin at nagtangkang paibigin niya ang dalaga sa kanya. Ngunit, hindi siya nagtagumpay. Bigong napauwi si Rohalde at sa kaniyang pag-uwi, nakita niya si Luis. Gusto niya sanang sagasaan siya. Ngunit kung may makikita, siguro'y masisira ang kaniyang reputasyon. Kaya na lamang, pumasok sa kaniyang ideya. Nautusan ang kaniyang katulong na si Pedro upang paslangin si Luis kapalit ang 10,000 piso. Nabulagan ng pera si Pedro, kaya tinanggap niya ang panukala at agad na pumunta sa bahay ni Luis na nagmamakaawang patirahin siya doon dahil pinalayas daw siya ng kanyang amo. Naawa naman si Luis at pinatuloy niya si Pedro sa kanyang tahanan. Di nila nalaman na papunta na pala si Rohalde sa bahay ni Luis. Sa pagdating niya doon, pinaputukan niya si Pedro. Tumalon si Pedro sa bintana at tinawag si Luis para tumakbo. Ngunit may pulis na palang nakaabang sa labas ng bahay, kaya nahuli sila at nabilanggo. Kinilala si Luis bilang 5740. 7 buwang nakapiit si Luis at uhaw na uhaw siya sa hustisya. Dumating din ang araw ng kasal ni Dandin at Rohalde. Pagkatapos ng kasalan, nagpunta ang dalawa sa hapon upang idaos ang pulutgata. Akala ni Rohalde na sariling-sarili na niya si Dandin. Ngunit, hindi talaga maibigan ni Dandin si Rohalde. Lumipas ang 7 buwan at nanganak si Dandin. Nagsisisi si Rohalde sa kanyang sarili kung bakit hindi niya ito nalaman. Umuwi ang dalawa at daladala ni Rohalde ang mabigat na loob ukol sa sitwasyon. May isang araw na nagbalak si Rohalde na patayin ang sanggol, ngunit hindi siya nagtagumpay. Pumunta siya sa sala at nagpatuloy na magbalak ng mga masasamang plano. Sa kanyang lalim na pag-iisip, di niya namalayang nasusunog na pala ang kanyang bahay. Sa kabutihang palad, ligtas si Rohalde at ang mag-ina. Labis ang nasindak ni Dandin sa pangyayari, kaya nahimatay siya. Sa kulungan naman, napansin ni na Luis ang kaguluhang naganap sa bahay. Sa kanilang panunood, hindi nila nalamang may dinamita palang nakatago sa ilalim ng kalsadang inaayos. Naabutan ito ng apoy at sumabog. Sa kasawiang palad, nasunog ang bilanggo at nalagutan ng hininga ang mga taong nasa bilangguan. At iyon na nga po ang buod ng pinaglahuan. Sana'y naunawaan niyo po ang nobela at sana'y nabatid niyo at nakuha niyo ang mga aral na mapupulot dito. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam.